Lungsod ng Dagupan, isinailalim na sa state of calamity bunsod ng pinsalang iniwan ng bagyong Egay. Makibalita tayo kay Claire Lacanilao ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Isinailalim na sa state of calamity ang Dagupan City dahil sa epekto ng nagdaang bagyong Egay. Base ito sa rekomendasyon ng CDRRMC at inaprubahang resolusyon ng sanggunian panlunsod. Ang ilang pangunahing kalsada sa lungsod binaha dahil sa patuloy na pag-ulan na sinabayan pa ng high tide. Patuloy na tinututukan ng LGU ang posibleng pagtaas pa ng antas ng baha na epekto ng pagtaas ng antas ng tubig sa Sinukalan River. Lahat ng barangays affected. Nagbabari lang, may mga mas malaking affected na area, may mas konti. And then of course, marami po apektado ng mga livelihood. Kami, sanay na kami kasi dito, tinatas namin yung mga gamit, mga importanteng bagay. Nagaya putik sa loob ng bayan, dumi. Abala sa paglilinis ang mga residente ng Barangay 43 Cavite sa Lawag City matapos mag-iwan ng makapal na putik ang naranasang baha na bunsod ng nagdaang bagyong Egay. Umapaw kasi ang Padsan River dahil sa walang humpay na pag-ulan. Ito na raw ang pinakamabagsik na bagyo na naranasan ng mga residente dahil lampas tao ang baha. Nananawagan ang mga residente ng tulong mula sa lokal na pamahalaan. Kailangan daw nila ng inuming tubig. Balang namin yung sarili lang namin at saka ako. Nagmistulang pala isdaan ang bahagi ng Barangay Kayawan, Kamiling, Tarlac matapos umapaw ang ilog na bunsod ng walang tigil na ulan na dala ng nagdaang bagyong Egay. Umabot sa hanggang kakalsadahan ang baha kaya hindi na madaanan ang ilang residente. Magdamag daw na hindi nakatulog dahil sa mataas na antas ng baha. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Claire Lacanilao, nagbabalita para sa GMA Integrated News.